Ayan, nagbabalik po ang kapamilya ko, Nick. Connect ka dyan. At tita, take it away. Palagay ko tayong dalawa lang at yung mga kaedad natin na nakaka-relate sa take it away, take no? It away. Oh. Yung millennials, hindi na nila kilala si Joke Rino. Hindi. Hindi nila si kilala. Si JQ. Hindi nila kilala, oo, Jing. Oo nga. Oh, tita. Sige. So, ngayon naman ang ating paksa ay tungkol sa kalungkutan sa panahon ng Pasko. As a matter of fact, sinasabi pa nga nila na maraming tao na nadidepress pagdating ng Pasko. Ay, totoo yun. No? Mataas ang suicidal mataas, rate, no? Mataas, ang depression suicide and rates. Suicide pagka Pasko. Mm-hmm. Because I think siguro maraming mga tao na they feel very lonely, mm-hmm. they feel very alone, mm-hmm. and may mga expectations sila na dapat masaya sila, dapat, mm-hmm. you know, Pasko. Pero hindi naman ganun ang buhay, no, na as ikikwento nga sa atin ni Ophel ngayong hapong ito, na talagang kung talagang pwedeng maging napakalungkot ng iyong Pasko ngayon, kung ikaw ay you will wallow in your own self-pity, eh talagang walang mangyayari. Mm-mm. But this is a story of inspiration of how she was able to lift herself up, mm-mm. and create her own Christmas to make her happy. So Ophel, magandang hapon. Good afternoon, magandang hapon. Miss Susan and Mommy Jing. Mommy Jing. Yan. Okay, so Ophel. So ikwento mo nga sa amin kung bakit ka nag-iisa tuwing Pasko at mukhang 5 taong ka nang nag-iisa tuwing Pasko. Kasi po, ang lahat ng kapatid ko are based overseas. Ilan? We are 5. I was the first one in the family who was able to go overseas to study in 1988. Tapos at the end of the day, ako pala yung maiiwan dito. So, Magulang, Ophel? My mother passed away in 91, ang tatay ko naman po 2010. Alam mo naman dito sa Pilipinas, extended family tayo. Wala ka bang mga tito, tita, mga pinsan? Hindi ka ba kinukumbida ng iyong mga? Ang tatay ko po ang youngest. Oh. So, lahat ng kapatid niya passed away already. Pumanaw na. So, okay. Ang mother side ko naman, lahat na kapatid niya ay isa na lang ang buhay. So, yung auntie ko, I see her every Christmas. Magkikita kami sa 27, may family reunion kami on my mother's side. And sa mother's side, isa lang family ang nasa Philippines. Lahat based abroad din. Umalis na. Kasi nung 1960s, nagkaroon ng massive migration, yung mga teachers. Yes. So, lahat sila ay nasa abroad na. Okay. So, ikwento mo sa amin ang iyong unang Pasko na ikaw ay nag-iisa. Solo. Na ikaw ay solo. My first Christmas na ako'y nagsosolo, na naramdaman kong solo ako, was in 1988 when I was a student in New Zealand. Okay. So, hindi, sabi ko, anong Pasko to? Walang lamig. Ilan taong ka nun? I was 27 then. 27. Oh. Walang lamig. Kasi diba, down under is a different story. Ang summer nila ay Christmas. So, everybody from umuwi. Tapos yung mga overseas students, stay put. Hindi naman kami pwedeng umuwi kasi ang babayaran lang nyo sa scholarship, yung pagtapos na yung term mo. Ang mahal ng... Buti kung taga Australia ka lang, malami. Ang layo-layo. So, what I did, so parang Nalungkot ka? Hindi. Ang pampasaya ko is decoration. Walang Pasko na ang decor ko ay pareho. So, same decoration, make it a point, every year iba siya. So, even that ugaling Pinoy, nagde-decor ka September pa lang. Nako, talaga, pampalipas oras. Pampa-feel mo na Pasko. So, nasa Pilipinas ka pa rin kahit wala ka sa Pilipinas. And then, maghanda ka ng lutong Pinoy. Ay, tita, may mga pictures. Sino tong mga to? That's my brother. That's Jean, sister ko siya sa States. Ayan. So, yung maya teleradyo po, pinapakita natin yung Ayan naman, ang pamangking cuting-cutie, si Eddie yan. Aba, naka-shades pa. Yeah, she went home. Ayan, sister ko sa States, si Jean, at si Nico, and yung husband ng sister ko. Ayan. Uh-oh. So, si Jean, na nasa Amerika, ay makakausap natin ngayon. Yeah. So, ayan. Hello, Jean! Hi! Kumusta po? Good afternoon po dyan. Good afternoon dito. Good morning ba dyan?
Umaga ba dyan? Ayan, opo. Umaga. 4:30, alas 5 po, 4:45. Nang umaga? Kumusta po? Uy, salamat ha, bumangon ka para sa amin. Mami Jing at si Tita Susan. Hello, Jean. Where are you calling us from? What part of the world? Oh, I'm at Florida. This is in Miami, but basically I'm at Pembroke Pines. It's in Broward County. Ah, so, wow. So from Miami. Kumusta po kayo? So kailan niyo huling nakita ang inyong kapatid na si Ophel in person? Anong pong last po, nung mamatay po yung tatay ko. Yun lang po. Then, so, ilang years na yun? A while. Yeah, that was 5 years ago. Oh, so you have not seen each other for five years. Okay. Yeah, and prior to that po, it's been like 10 years also. It took me a while before I got home. So, yun po. Sino ba mas matanda? Talagay ko mag-aaway kayo ngayon ni Jim. Pag-aaway kay ni Ophel siguro. Sino bang mas matanda? Ate. So si Ate Ophel. But Paya is always very strong-willed. So, you know. Yeah. So gano'ng kadalas kayo nagkakausap ni Ate Ophel? Oh, because of the technology po, maayos po. Kasi usually ho, everyday yan nag-aano sa akin. Nagko-communicate kami. And through Viber. Ngayon, kayo pong limang magkakapatid. So, Ophel is here. You are in Miami. Where are the other three? One is UK. Ah, okay. And then in India. Aha. India naman yung isa. So, talagang all over the world kayo. Wow. Kailan ka itapos siya ng ilang ang last time kayong magkakasama was at the death of your father. Yeah. Okay. Alam nyo, merong commercial sa YouTube din. Ewan ko kung nakita nyo na. It's about a father na finake niya yung kanyang death. Yeah. Pagkatapos yan, para umuwi lahat ng kanyang mga anak. Kasi sabi niya, ayoko na sa kamatayan ko lang makikita yung, you know, magkakatipon-tipon ng aking mga anak. So, finake niya yung death niya only for the children to gather and find out that their father was alive. Naku. Ako, medyo napaiyak ako nung nakita ko yung YouTube na yon. But nga, what will it take kaya for your family to be all together at one point again? Mm-hmm. Para maging kapamilya, connect kayo lahat kaya, Ophel? First quarter, yung brother ko nasa US. So, Jean and my brother Melchor, mga Toti, were together. Mm. So, hopefully, I can visit her in 2016. Kami naman dalawa. Mm. And but my brother is planning to migrate to the US. Ah. From UK to the US. Kaya lang yung papers niya is under process pa. Well, siguro a wedding. You know, maybe a wedding will bring you all together para masaya naman. Ano, Jean? Ano, Jean? Paya. Sino ikakasal? Kasi Ophel ikakasal. Wala naman. Yun na lang po. So, supper po, hopefully, si Ophel. Mm. Tapos po, yung kapatid ko, and we'll just all meet here in Florida. Okay. Mm. Ngayon, hopefully, Jean, this summer, Jean, I'm sure, po. Jean, I'm sure that you also are lonely, you know, knowing that your brothers and sisters are not with you. So, ano naman ang mga tips mo now that you live in Miami to make sure na meron pa rin flavor of Pinoy ang iyong Christmas? What do you do? What are some of your tips? Siguro po, nasabi sa iyo ni Ophel na it's just that with me, regardless of how the hours I work, lagi po ako, I make sure every day just to pass my time, lagi po akong mahilig po ako mag-decor ng Pasko. And then I have to make sure na may Philippine touch yung aking Christmas decor. Every section of the house I have to have decor. Mm. Para po yung sinasabi na pagdating lang po sa it's just like Christmas, ano po ako nang talagang nag-i-indulge ako to decorate. It's just like my obsession na it passed my time, it relaxes me, nagde-decorate po talaga ako na Christmas. There's a section, I don't know po if I showed you, I have a section with Santa Claus and I have some products po na talagang galing Pilipinas. Ako lang po yung gustong ko po yung ating parol
na meron pong Pinoy dito na nagdala ng Philippine, yung nagdala siya ng Philippine parol, yung pong umiilaw. So, it makes me feel na parang Philippines po. Kasi ikaw lang yun. What about your food, Jean? Ano bang ihahanda mo for Christmas? Ang Christmas po, Pilipino, ay talagang meron kang Philippine food. Pancit, kare-kare, ating typical na kain. Yan po, lahat pong Philippine food usually po meron. Okay. O Jean, ako huling tanong ha. Fruit salad. Yan ang talagang hindi mawawala. Talaga sa lahat ng Filipino homes yata, may fruit salad. At saka po yung kasaba. Yung ating kasaba, famous po dito yun. Tayo lang meron nun. Panalong-panalo. ang huling tanong ko, Jean, kasi kanina, kinikwento ni Tita Susan, no, yung nag-fake nga nung kanyang kamatayan para lang mabuo yung pamilya. So, ang tanong ko lang, kasi pag iniisip ko rin na pag yung mga anak ko malalaki na, nasa ibang mga bansa, halimbawa, at dun nagtatrabaho, dun nag-asawa, parang hindi ko kakayanin na hindi kami nagkikita madalas. Ano. So, ang question ko lang, meron bang... 'Di ba 'yung sinasabi kasi nila kung huli na ang lahat, kung kailan nagsisisi, kailan mo nare-realize na naku sana may nagbigyan ko ng panahon 'yung pamilya ko, na meron akong may ganun ba kayo pareho no ni Ophel? May mga ganun ba kayong mga sentimiento ngayon? Wala, kasi everyday magkausap kami. So hindi niyo nararamdaman na hindi kayo magkasama? No physical, you cannot see her physically, you cannot touch her. Pero parang nasa kapitbahay lang siya kasi pag ko magbe-breakfast ako, pipicturean ko. Whatever is new, even all the Christmas trees dito sa shopping malls, pinipicturean ko. Pag may nakita akong maganda, I share it with her. And ganun din, pag nag-out of town siya, sinishare din niya yung picture sa akin. So, Facebook is really very important to us and Viber. Ganun din ka rin ba, Jean? Ang masabi ko po dyan, Tita Susan, is I guess you will feel more of what you're saying kung buhay po ang inyong magulang. That is very, ang masishare ko lang po because I had that and I experienced that. Tama po yung sinabi nyo. Hindi po importante yung sasabihin yung totoo yung sinasabi yung huli na ang lahat kung wala na yung tao. Ang importante po sa buhay, kung buhay ang magulang nyo, regardless kung anong kinikita mo sa abroad, you have to make sure na meron kayong time na nag-meet kayo at binibisit niyo yung parents nyo. Dahil once po na wala na yan, wala na. So I guess po ang nag-hold ng family to hold the family as a unity of a family, nandiyan po ang nanay at tatay, mommy or daddy. So once buhay ang magulang nyo, make sure you have time, you give time, you visit them, you have to do it. Kasi po, once wala na sila, wala na. Kasi kayo magkakapatid, you have to have your own life, you can have your own family. But what values and what is the most important ay meron kang magulang. Imagine na magulang nyo, make sure uwi ka ng Pilipinas. If you can afford, every 6 months, go. Thanks to technology, meron tayong technology, nakaka-communicate. Pero po, tulad po nyo, bata pa kayo, may mga anak kayong nasa abroad, it's very important na magseset po. Akin pong idea yon na talagang, especially ho ang Pasko, talagang kailangan, kung ma-afford, kailangan magkita-kita. Kasi minsan lang po yun sa buhay natin, hindi na natin yun mapapatitan. Ayan, maganda. Magandang payo. Talagang very important po. Ng Ate Jean. Na meron pong unity ang family. Yun po ang masasabi ko. Pero po kami nila Pea, dahil matanda na rin kami, we don't have our parents, we communicate almost like every day. So it seems like she said, we never miss it because we're together. I just hope po na makadating siya dito sa Florida. And I just hope po na madala ko siya sa DC this summer. And basta raw bigyan mo siyang pamasahe, ticket. Anytime daw. Kahit na every month pupunta daw siya dyan. Ay, nako. Thank you, Jean, for waking up so early. Maligayang Pasko po sa inyo. Salamat yes. Maligayang Pasko din. Salamat sa pag-wake up very early in the morning dyan sa Florida. Regards to the Filipino community in Miami.
Likewise po sa Pilipinas. Marami pong salamat. Maligayang Pasko po sa lahat ng Pilipino. Mabuhay Merry Christmas. Po. Ayun, ang ganda ng binahagi niya, tita, no? Na sabi nga niya, dapat paglaanan ng panahon para walang pagsisisi pagdating ng araw. Oy, ano po ang bago po tayo magpaalam, no? Hingin din natin din ng mensahe si Ophel. Anong mensahe mo, Ophel, sa mga naiiwan dito o kung hindi man dito sa ibang bansa pero mag-isa, yung ating mga kababayang mag-isa pag Pasko? Yeah, dapat hindi sila sad. Mm. They have to reinvent themselves, make themselves happy. There is always life. The new life begins at 40, di ba? Yun ang kasabihan. But now life begins at 50. Mm. Parating may bago na madidiscover. Mm. Parating ka dapat may aim. Say, for this year, I want to learn how to make ribbons. Mm. Dream ko yan hanggang ngayon. Hindi ko pa rin nagagawa. So, talagang dapat meron kang isang skill na dapat matutunan. Mm. Yeah, at saka siguro, totoo din, the more you think of others, the more hindi ka parang kung ikaw ay nag-iisa, get yourself involved in organizations, in a church, o kaya napakadaming mga Filipino organizations, at kung ayaw mo naman ng Filipino organizations, marami din yung mga soup kitchen sa iba't ibang mga parte ng mundo na ikaw ang nagpapakain ng mga walang pupuntahan, walang pamilya. And of course, I also want to say, I have special feelings also for those Filipinos na who live in places na talagang ang tawag nila Christmas na walang Pasko. Mm. Dahil hindi sila makapagpunta sa simbahan because it's against, it's against tradition, the culture and the tradition of the place, especially sa mga Saudi Arabia, na sila ay nagtitipon-tipon, singing. Pero at least, they still sing together. Sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Nagdadala sila ng pansit, nagkwekwentuhan, they show pictures, and karaoke. Mm-hmm. So, but to your point, you have to do whatever you can. Ikaw na lang ang gumawa ng sarili mong party. Yun, tama. Buti na, magaling magluto si Ophel. Pero Ophel, di kami naniniwala. Kasi hindi pa namin natitikman eh. So, kailangan magdala ka dito ng niluto mo para maniwala kaming magaling ka magluto, ha? Sige, next time. Ay, maraming salamat, Ophel, ha? Si Ma'am Ophel Lascano po sa kanyang pagbabahagi. At tama naman yung sabi niya, tita, no? Dapat, kumbaga, hindi natin kailangan ng ibang tao para tayo maging masaya. Mm-hmm. Diba? If we're complete by on our own, diba? So, ano na lang, tayo dapat yung nagpapasaya sa iba. Yan. Yun. Okay, o sige po, bago magalit yung ating executive producer, Paskong Pasko, puro exclamation point ang nandun sa kanyang prompter. O, panghuli po, hotline daw po para sa LTFRB, para po sa inyong mga sumbong. Oplan is na 452-2129. O, paalam na tayo, tita. Yan. O, so, naku po, Merry Christmas po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat po ng nakikinig sa amin at nanonood. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. But let's not forget na ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-ibig. Love, no? And love is, of course, the love of Jesus. He is the reason for the season. So let's make sure that we all, in fellowship, be with Him and our families. So a blessed Christmas to all of you. Maligayang Pasko po. At sa darating pong taon, patuloy po tayong magkikita, magsasama. At salamat po at ginawa niyong kapamilya, ang Kapamilya Connect. So patuloy po nating, sabi nga nila, a family is a journey, no? So salamat po at magkakasama po tayo sa journey na ito, sa paglalakbay na ito. Sama-sama rin po nating pagtibayin ang ating sariling mga pamilya at syempre po ang buong pamilyang Pilipino sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Mommy Jean Castaneda po, huwag po kayong BBTU. Susunod na po si Dr. Bless at your service.